Isang pinagpalang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po sa ating devotional sa araw na ito. At meron po tayong magandang babasahin na Word of God ngayon. Ang salita ng Diyos ay nakakapagbigay po ng kalakasan, ng liwanag, ng guidance. At ito po yung guide natin sa buhay. So, sa araw na ito, gusto ko pong ibigay sa inyo ang Psalms 46. Ang Diyos ang ating lakas at kandungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot mundo'y mayaligman, kahit na sa dagat ang bundok matangay. Kahit na mangalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Verse 7, sa nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob ang ating kandungan. Well, napakaganda po ng verse na ito. It reminds us that meron tayong kakampi. God is for us, He is not against us. Sabi po dito, nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Kaya dito, ang Diyos ang ating lakas para po sa mga nanghihina, sa mga natatakot, may pangamba, mayroong sakit, may karamdaman, may mga dinadaanan na pagsubok, may mga kinakatakutan, may mga addiction sa buhay na kailangan makawala, may mga parating na masamang panahon na kinakailangan makaligtas. You know, pag ikaw ay natatakot, sabi nito, God will give you strength. Bibigyan ka ng lakas ng Diyos upang maging mapanalagumpay o maging victorious over life and its all the problems po sa buhay na ito. Sabi ito, mga kaibigan, ang Diyos ang ating handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay. Kahit na mangalit yaong karagatan at ang mga burol mayanig magimbal, nasa atin ang Diyos na makapangyarihan. Kakampi natin ang Diyos ni Jacob, ang ating kanlungan. Noong panahon na si Moses ay tatawid sila sa dagat na pula, walang ibang daanan kasi hinahabol sila ng mga sundalong Egyptians kasama si Paraon, yung anak ni Paraon, upang pabalikin sila doon sa Egypt. Ngunit, makita po natin na kahit walang daan, nagkaroon po, God make a way where there seems to be no way. Nagkaroon po, nahawi po ang dagat na pula. Amazingly, nakadaan ang mga Israelita. Yung dagat na pula ay hindi naalis. Tayo rin po, mayroong problema, nandyan marahil po ang problema. Ngunit, bibigyan ka ng Diyos ng tagumpay. Bibigyan ka ng Diyos ng way out. Bibigyan ka ng Diyos ng daan upang mapagtagumpayan ang mga pinagdadaanan. So, ang Diyos ang ating kakampi. Sa dito, ang Diyos ang ating kandungan. Our refuge, we can run to Him anytime. Sabi niya po sa Jeremiah 33:3, call upon me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. It's full of surprises. Loving God, marami siyang mga good promises na gagawin niya. Because all His promises for you is, and for me is yes. Yes and amen. For sa mga Israelites po na no promise of God, no good promise of God sa Israelites na hindi niya tinupad. He will, His covenant, He will not break. He will not alter the words that has gone out of His lips. Sinabi niya na ang kanyang provision, ang kanyang protection, ang kanyang pag-iingat, at yun po yung gagawin ng Diyos para sa atin. So today, I invite you to join me in prayer. Receive that salvation by acknowledging and telling Jesus, Lord Jesus, sabihin po ninyo ito sa panalangin. Naniniwala po ako sa inyo, Jesus. Ako po,
nagtutubod, ako po naniniwala na ikaw ang anak ng Diyos, ikaw po ang aking kaligtasan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking pagbubulang at pagkakasala sa iyo. Panginoon, maraming salamat sa kaligtasan at Panginoon, salamat sa iyong proteksyon, salamat sa pagpapagaling mo at sa iyong mga biyaya sa amin. Salamat Panginoon sa araw na ito na kami po iyong iingatan. Iyo po kami Panginoon, nagagabayan, hindi mo po kami iiwanan, hindi papabayaan man. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga pangako. Salamat Panginoon sa iyong pagmamahal. Kaya sa araw na ito, we refuse to doubt because we are a believer of your word. And Panginoon, salamat po that we will see your goodness in the land of the living. Thank you, Lord. Ito pong aming samang manalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you so much for watching. Si Ate Josie po ito. Pwede po kayong magpadala ng inyo pong mga kahilingan sa manalangin sa 09-50-68-58-039 o kayo po ay maaaring patuloy na mag-connect at magtawag o kaya po mag-text sa yung bilang ito ng 91.9 BBS DWLD. Thank you so much for joining me sa Lago Technical. Kasama natin si Kapitan Ariel Camarone. Thank you so much. God loves you and so do I.